Noong unang panahon ay may isang napakagandang prinsesa kaya siya ay tinawag na Mariyang Maganda. Ang kanilang kaharian ay malapit sa isang maliit na gubat na kung saan ay malayang nakakapamasyal ang mayuming kagandahan. Ang gubat ay puno ng iba't ibang magaganda, makukulay, at mababangong mga halamang namumulaklak. Nakagawian na ng prinsesang mamitas at mamasyal sa tila bang perfecting hardin para lamang sa isang prinsesang katulad niya. Isang araw sa kanyang pamamasyal ay may nakilala siyang isang bagong mukha. Isang makisig na binata na halos kaedad din ng magandang prinsesa. May kakaibang naramdaman ng prinsesa sa makisig na binata na iyon. Tingin sa kaalaman ng prinsesa gayon din ang nararamdaman ng bagong kakilala sa kanya. Nagpakilala ang binata bilang isang prinsipe ng isang malayo at kaibang kaharian. Araw-araw nagkita at nagkasama ang dalawa sa kagubatan hanggang sa magtapat ang prinsipe sa dalaga ng kanyang pag-ibig na malugod namang tinanggap ng prinsesa dahil sa parehas nitong nararamdaman. Habang sila ay magkasamang namamzil sa kagubatan ay nagpasya silang magulayaw sa ilalim ng mabangong halaman na madalas ipagmalaki ng prinsesa. Hindi maipagkakailang maganda ang bulaklak ng halamang ito Mariyang Maganda. Ngunit higit na mas maganda at mabango ang mga halaman at bulaklak sa aming kaharian. Sambit ng prinsipe habang hinahaplos ang pismi ng iniirog. Bakit saan ba ang iyong kaharian, malambing na tubo ng prinsesa? Ang aming kaharian ay hindi kayang marating ng taong may katawang lupa. Ang mahiwagang pagsagot ng prinsipeng tila ba mag-agam-agam? Bakit hindi ang natigil ang pagtatanong ni Mariyang Maganda habang pinagmamasdan ang malungkot na mukha ng prinsipeng kanyang iniibig? Kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian dahil kung hindi ay hindi na tayo muling magkikita pa. Nais sana kitang isama subalit hindi talaga maaari ang mga kagaya ninyo sa aming kaharian. Paulam na iirog. Nais ko sanang magkita tayong muli dito sa halamanang ito mamayang gabi. Hihintayin kita, pagtangis ng prinsesang nalulungkot sa paglisan ng kanyang minamahal. Sisikapin ko, irog, pangako ng prinsipe kay Mariyang Maganda. Nang gabing ang iyon ay hinintay ni Mariyang Maganda ang kanyang iniirog. Bago pa man maghating gabi ay dumating nga ang prinsipe at lubos na nalugod ang nag-aalalang prinsesa. Magkahawak kamay silang namasyal sa gubat ng magagandang halaman na ang buwan at mga bituin ang tumatanglaw sa kanilang dinadaanan. Kung ano-ano ang kanilang pinag-usapan hanggang sa bigla na lang napabalikwas ang prinsipe na tila ba may tumawag sa kanya. Kailangan ko ng lumisan mahal ko. Hindi ako maaaring abutan ng hating gabi kapag hindi ako umalis ngayon ay hindi na ako makakabalik pa sa amin. Iyong pakakatandaan na ikaw lamang ang aking iniibig. At ginawara ng isang matamis na halik ang labi ng naguguluhang si Mariyang Maganda. Hindi matanggap na malisan sa kanyang iniibig ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng prinsipe. Pintmang hinailan ng prinsipe ang kamay ay di nito magawang makawala sa pagkakahawak ng prinsesa. Sa kanilang paghihilahan ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang prinsipe ngunit naiwan sa kamay ng prinsesa ang dalawang putol na kamay ng prinsipe. Sa takot ay napabalikwas ang prinsesa at tinungo ang isang malapit na hukay. Doon itinapon at ibinaon ni Mariyang Maganda ang mahiwagang kamay ng kanyang tinawag na irog. Huling nagbalik ang prinsesa sa kagubatan matapos ng ilang araw para makita lamang na may kakibang halaman na tumubo kung saan niya ibinaon ang mahiwagang kamay ng prinsipe. Malalapad ang mga dahon ng halaman na ito at wong mga sanga. Matapos ng ilang araw ito ay namulaklak. Araw-araw na bumalik ang prinsesa sa kagubatan hanggang ang bulaklak ay napalitang ng bingga. Ang bunga ng kakaibang halaman at tila ba kamay na nag-iimbita. Ito na ang kauna-unahang saging.